Good morning, guys. Yung container lifter natin ayaw gumana yung automatic. Yan kasi oh, yung ilaw na yun, pag hindi gumana yung ilaw na yun, hindi nag-automatic yung ano, handle. So ngayon titestingin natin. So, yung ilaw na lang hindi kumana. Ito. So, under natin. Yan, no? Dapat pag nakasusi yun, guys. Pag nakasusi yung ano natin. Emission, yung ilaw yun. Ayan, no? Walang ilaw. So, start natin. Ayan guys, in-start natin. Walang ilaw. Ang problema niyan guys, ito. Pagka, dapat yun siya, pagka nag-automatic siya, pag binatak ko ito, aangat yun. Ayan o. Wala o. Pero may baba siya. May baba siya o. Ibaba natin yung bomber. Pero ayos ang mga ato. Ayan mga ato. Tapos yung ano niya, suksok, ayaw din yung gumana, ayan o. Wala din. Yung extend niya, extend boom. So kailangan, pag nakagana yung mga ilaw doon, kagana ito. Kaya ang ginagamit dyan, ito, may bypass yan sa gilid ito. Yan, yung switch na yan sa dashboard bypass yan, meron. So pag i-bypass mo siya ng ano, i-switch button mo siya, tapos hatakin mo yung handle, aangat siya. Pero pag hindi mo siya pinindot, hindi siya gagana. Pero pag kung gumana na yung automatic natin, kahit hindi mo nagagamitin to, diretso mo lang aangat to, gumagana siya. So yan to trouble natin guys. Baba muna natin yung ano, boom, para makita natin yung sensor sa yun yung control niya sa ano guys, sensor lahat yun, yung box na yun sa taas. So pero bago tayo pumunta dun sa taas, check muna natin yung mga sensor niya dito sa ano, baka sensor lang o kaya yung wiring. Ito may sensor to guys, ito may sensor din. Pansinin nyo, hindi gumagana yung mga sensor niya, hindi nakaila. Ito ay manual check natin. Malalaman po kung buo ang sensor. Pagka itutulak ko to, ito, dito yan sa ilalim. Pagka umilaw yung pitan yan sa may ano, buo yan, ibig sabihin buo. Ayan, so walang ilaw guys. Ayan o. So hindi gumagana yung ating sensor, walang supply na pumunta dito. Saka ito guys, oh, malalaman nyo, wala siyang ilaw. Oh. Kasalangan ko siya ng bakal dyan. Kung buo yan siya, dapat umiilaw yan. Oh. So wala. Wala siyang mga ilaw. Ganun lang pag-testing ng ano guys. Pag-testing sa manual na. Ating mga sensor. Ito yung kabilaan din oh. Yan. So wala din.
yung dapat meron to. Walang ilaw. So, walang, hindi gumagana yung ating ano, guys. Hindi gumagana yung ating mga sensor. Aakyatin natin yun doon. Walang problema doon. Tingnan natin yung socket doon. So, yan yung ating control, guys, ito. Pero gumagana siya kasi umiilaw eh. Nakailaw eh. Umiilaw. So, ibig sabihin, yung output niya dito ang wala papunta sa ating sensor. Spin natin. So, yung output natin dito ang wala. So, ito, babaklasin natin tong socket na to. Tapos bubugahan natin ng ano, pang spray. Yung W40. Baka naglulos contact lang. Atas guys. Kaya mahirap mag-trabaho dito sa ano, malangis na. Magrasa pa. Butang ingat lang talaga. Kamaya madulas. Magkasin natin. Subukan muna natin i-restart, guys. Tanggalin natin yung isang terminal ng baterya para ma-reset siya. Tapos may nakita ako dito, napakan ata ito nung mekaniko nung gumawa nung isang araw. Ito. Ay naputol dito yan sa ano, solenoid valve. Baka may function ito. So, testingin natin yung idudug ko. Kung may kasama yan, may pangson yan. Yung ating fuse dito sa ano guys, sa likod ng upuan, buo lahat yan. Yan, buo. So, walang problema sa fuse. Tapos yung nakita nating putol, ayun, naidugtong ko na rin yan. So, ngayon, kabit natin yung baterya. Titesting natin ulit. Start natin. So, ibalik natin yung tinanggal nating socket doon. Okay, sinalpak na natin, guys.
asa natin. So tingnan natin kung may pagbabago. So ayan. Yan, umilaw na guys. Yan. Ito kasi guys, pag nakailaw ang pula, ibig sabihin naka-neutral. Yung mga sensor natin, gumagana functional eh. Tapos ito, may sensor din to doon sa ano. Ito yung nagsisignal na lumapat na yung container. Tapos ito, lock. Ito yung sa lock. Naka-green. So ayan guys, okay na. Umilaw na. So titesting natin. Pati yung sensor, tingnan natin sa baba. Kung may mga supply na lahat sa kuryente. Okay? Oh, ayan guys. Ayan guys, tingnan nyo yung ano, sensor natin. Oh. Iniilaw na po. Ayan. Tapos itong isa, manual check natin. Ayan. Oh. Ayan. So... ito yung sinasabi ko sa kulay orange guys. Ito yung sensor niya. Ito, kulay orange. Dito yan lalapat to. Ito yan. Pag lumapat ito, magkukulay orange siya. Ibig sabihin, ready to lock na ito. Ayan o, ito, ako i-DDN ko to. Ayan guys o. Diniin ko yung bakal. Ayan. Umiilaw siya. Ayan yung nag... kukuman doon sa ilaw natin, kukulay yellow. So, ayan. Okay guys, testing natin yung boom. Testing natin yung angat guys na hindi naka-bypass. Kasi kanina, kahapon, kailangan naka-bypass to. I-press mo to, iangat mo siya bago may angat. Yung ngayon, umiilaw na. Oh. Ayan, nakikita nyo, umiilaw na yung ano natin. So ngayon, iangat natin. So ayan guys. Ayan o. Oh. Umangat na yung ating boom. Umangat na yung ating boom, hindi na natin ginamitan ng switch bypass. So ayan. Tapos ngayon, isusuksok natin yung ating ano. Ayan guys, oh. Kita nyo. Ayan guys, kompleto na yung ating ano. Magana na yung mga ilaw. Ayan, naka-green ho yan. Oh. Ibig sabihin, naka-lock bangat. Yung ating container. Ayan. Okay guys, job well done. Maraming salamat po. Shoutout po sa aking YouTube subscriber. Nung isang araw 112 yun, ngayon 150 na po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana'y dadami pa po kayo at subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Thank you guys. Bye-bye.